Welcome po ulit mga kasabong. Una-una po, nagpapasalamat po kami sa inyong patuloy na pagtangkilik dito po sa ating YouTube channel na AG Gamefowl TV. Bago po tayo mag-umpisa sa ating topic ngayon, ay nais ko pong paalala sa inyo na meron po tayong Facebook page na AG Gamefowl TV rin ang title. Dito po ay mas madali kong masasagot ang inyong mga katanungan sa comment section. Kaya mas maganda po i-follow niyo po ako dito sa AG Gamefowl TV Facebook page para po dito tayo mag-usap. Ang pag-uusapan po natin para sa bagong episode natin ngayon ay tungkol po sa shortcutting ng ating mga manok panlaban. Meron po tayong dalawang basihan sa pagiging shortcutters ng ating mga manok panlaban. Ito po yung tinatawag na inherent o yung likas sa linyada na natural silang shortcutters, yung mga lahi na maiikli ang palo. At meron naman po tinatawag na acquired o yung mga nagagawa natin sa katawan ng manok kahit na hindi sila likas na shortcutter ay nangyayari ito sa kanila. Karamihan po ng mga linyada ng manok na nabibilis sa shortcutters ay yung po mga manok na mabibilis mamalo. Sa sobrang bilis ng palo nila, hindi nila masyado ito na ididiin. Sa ganitong pagkakataon po, kung gaano kabilis ang papukul na palo at patama sa kalaban, ay ganun din po kabilis ang pagbunot o paghila ng hita pabalik. Ito po yung tinatawag na recoil movement. Kapag nangyari po ito, ang mga patama ay magiging mababaw o yung tinatawag na pikete. Dahil hindi pa po nakukuhang bumaon, ay nabubunot na agad sa bilis ng palo. Karamihan po ng mga linyada ng manok na mabibilis at madami pumalo ay maaari po maging shortcutters kapag hindi naturuan. Sa patuloy po na pag-ensayo na gamit ang sampi o yung tinatawag na kahig na may full contact at kasama na rin po yung catchcock na may papalong pahabol ng bitin, ay masasanay po silang extend na kanilang hita para pumalo ng sagad. Ang mga ganitong linyada po ng manok, lalo na po sa day of the fight, ay mabuti po na mayroong konting extra moisture sa katawan para po maganda ang leg extension sa pagpalo nila. Para naman po doon sa acquired shortcutting o poor leg extension ng ating mga manok, ay meron po mga dahilan na maaring tayo may kagagawan. Kabilang na po sa mga dahilan ay ang sobrang training o yung tinatawag na overtraining kung saan namamuscle bound ng manok at tumitigas ang kalamnan. Kabilang na rin po dito yung sobrang paghawak o paghimas ng mga manok at ganun din po, nagmamuscle bound din po yung manok. Pwede rin po yung nagkukulang sa tubig at natutuyot ang mga muscle ng manok at kasama na rin po yung masakit ang katawan, yung sobra din sa bitaw. Kahit ang mga manok nyo po ay katamtaman lang ang bilis ng palo, kung lagi naman nasa tiyempo at nasa lugar ang patama, ay matalas na tari at magaling na mana na rin lang ang kailangan upang makamit ang panalo. Para naman po sa mga suplemento na nagpapaganda at inilalagay sa maayos na kondisyon ng buong kalamnan ng mga manok, ay maganda pong gumamit ng mga gamot na may sangkap po na L-carnitine. Doon po sa amin sa farm, para matugunan namin ang maayos ang problema ng pagiging shortcutters, ay gumagamit po kami ng Bully Boy Injectable. Para po sa ating trivial information sa episode na ito, ay pag-uusapan po natin ang kaligtasan o ang safety ng handler o yung nagbibitaw sa malubhang pagkasugat ng bukas na tari o yung open gaff na tinatawag. Unang-una po, kapag kayo po ay nasa loob na ng rueda, lagi nyo pong papansinin o i-check ang bayena o yung takip ng tari kung ito po ay nakakabit ng maayos at hindi maluwag, lalo na po kapag nagpapagalit na kayo ng manok. Sa pag-alis naman po ng bayena sa loob ng rueda bago bitawan, ay maganda pong sabayan nyo na lang ang kalaban. Huwag po kayo magtatanggal ng bayena ng maaga at hindi po magandang hawak-hawak nyo ang manok na matagal na nakabukas ang tari. At kung hindi naman po kayo sanay na magtanggal ng bayena, ay hayaan nyo na lang po ang sentensyador na magtanggal nito. Pagdating naman po sa paglinis o pagpunas ng sentensyador sa tari ng inyong mga manok, ay mas maganda po na kayo na po humawak ng minti para po maiwasan ang duda na maaaring may gawin ng sentensyador na hindi maganda sa binti ng inyong mga manok. Meron po nagsasabi na pwede itong pisilin, pwede itong hawakan na mahigpit ang sapin at ilis siya ang tari, paloob o palabas. Kaya mas maganda po kung kaya nyo po kayo na po ang humawak ng binti habang pinupunasan ng sentensyador ang tari ng inyong mga manok. Kapag ready na pong bitawan ang inyong manok, ay siguraduhin nyo po na magkalayo o may sapat na distansya ang paa na walang tari at ang paa na may tari. At huwag nyo po itong lalapit sa inyong katawan. Kailangan po may distansya din sa inyong dibdib at sa inyong tiyan para kung sumipa man ay malayo po sa inyong katawan. Huwag na huwag din po kayo magbibitaw ng pasubo at maaari nyo po madisgrasya ang inyong kalaban o yung sultador na inyong makakabitawan. At kapag naman po salbahe o man fighter ang inyong manok na bibitawan, ay huwag nyo po itong dadamputin kapag nabitawan na. Hayaan nyo na lang po ang sentensyador na dumampot ito upang ibalik sa inyo at bitawan muli. Kung sinuwerte naman tayo at nanalo ang manok natin,
ay siguraduhin po na ibalik na mahigpit at maayos ang bayena bago po ilabas ito sa rueda. Maraming maraming salamat po muli mga kasabong sa pagpanood ng episode natin ngayon. At huwag po kalilimutan na laging mag-like, share and subscribe dito po sa AG Gamefowl TV. At huwag rin po kalimutan na i-follow ako doon po sa AG Gamefowl TV Facebook page at doon ko po maaaring sagutin na maayos ang inyo po mga katanungan.